Hello Global Family, maraming pong salamat for tuning in sa aming YouTube channel. I believe na ang YouTube channel na ito ay nagsisilbing malaking pagpapala po sa inyong buhay as we continue to share the Word of God sa bawat isa sa atin. Right now, we are going to witness a message which I believe is going to transform your life. Naniniwala po kasi ako na ang salita ng Panginoon is not just informational but transformational. So fasten your seatbelt, ihanda nyo na po ang inyong mga sarili. Kung kayo po ay may mga notebook, may mga ballpen dyan, i-ready nyo na rin po because I believe that this word is going to change your perspective and the way you see the Lord. So right now, we are going to watch this message and I hope that God is going to bless you. Are you ready for the word? Sabi mo sa katabi mo, wag mo ko istorbohin, may gagawin si Lord sa buhay ko. And then we are going to read one of the most famous passage in all of the scripture, Psalms 23 verses 1 to 4. Psalms 23 verse 1 to 4. Everybody read this with me. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures and He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Verse 4. And yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For capital Y, You, God, are with me. Can we read verse 4 again all together? Sabay-sabay, hindi sablay-sablay. Ready? 1, 2, 3, go. And yet, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. I want to talk to you about on this subject, the God of the valley. The God of the valley. How many among you believe that God is a God of your mountaintops and your valley low? The God of the valley. God is with you. Ang phrase na God is with you is probably the most comforting promises in all of the scripture. Yung sabihin ng Lord sa'yo, nakasama mo siya sa anumang yugto, sa anumang chapter, o anumang segment ng iyong buhay, nakaka-comfort naman talaga. At madaling maniwalang kasama natin ang ating Panginoon kapag ang lahat ng nangyayari sa buhay natin maayos. Kapag kakatanggap mo lang ng promotion, pagka 6-digit ang laman ng bank account mo, kapag bagong kasal ka pa lang at nasa honeymoon stage pa lang kayo, kapag kakakuha mo pa lang ng malaking bonus kahit lagi kang absent, and your body is in great shape, your family never fights, sana all, and you have enough money for at least 10 years of your life, madaling sabihin, God is with me when everything in our life is doing great. But it seems a difficult phrase to claim kapag ang buhay natin ay hindi okay. It's more difficult pa nga sometimes to sense His presence when we are experiencing difficult times in our life. At yung salitang valley, maaaring tayong mga Pilipino hindi tayo masyadong familiar, pero ang valley o yung kapatagan, yung plains, yung patag, sanay tayo sa patag kasi dito sa Metro Manila, puro tayo patag. Ang pinakamalapit na bundok dito, Smoky Mountain. Okay? So puro patag. So sanay tayo sa patag. Sanay tayo sa valley. Pero ang valley, especially in the scripture, ay madalas gamiting metaphor sa mga difficult times of your life. So when you say you are in the valley of your life, you are saying, I am experiencing a difficult season of my life. Kumbaga para akong nasa low spot. Parang pakiramdam ko, lubog ako. Parang pakiramdam ko, madilim ang aking buhay, hopeless ang aking buhay, I am surrounded, outnumbered, I have a lot of issues in my life, at marami akong mga pinagdadaanan, and I cannot seem to find a way out. That's what you call a valley experience. So maaring ikaw ay nasa valley of trouble, valley of sadness, valley of loneliness, valley of depression, valley of sickness, valley of financial lack, financial difficulty, lahat tayo dumadaan sa mga valleys ng ating buhay. Correct? Comprende? Si. Bakit mga kapatid? Kasi na-realize ko po that valleys are necessary. Importante ang mga valleys sa ating buhay. Importanteng dumadaan tayo sa mga down moments, sa mga low spot, sa mga lubog ng ating buhay kasi hindi naman pinangako ng Lord na habang buhay kang nasa tuktok. May mga panahong lubog ka pero salamat hindi ka lunod dahil kasama mo ang ating Panginoon. Bumagsak pero hindi wasak sa tulong ng ating Panginoon. Amen? So I believe that valleys are necessary. Or at least sa buhay ni David, valleys are necessary.
Kasi kung hindi siya lumaban sa Valley of Elah, literal na valley ito, kung hindi siya lumaban sa Valley of Elah, hindi siya na-recognize na magaling at kasama niya ang ating Panginoon. Naalala niyo naman siguro ang storya kung saan sa 1 Samuel 17, nilabanan niya si Goliath. 40 days na naghahamon itong si Goliath sa mga nation of Israel, lahat bahagang buntot, walang gustong lumaban. Kahit yung hari nila na si King Saul, ayaw lumaban. And here comes David. May daladala pang plastic bag ng cheese bread, naghahatid ng tinapay at keso sa kanyang mga kapatid. Nung narinig niya yung hamon ni Goliath, ang sabi niya, "Who is this uncircumcised Philistine that is defying the armies of the living God?" Sa Tagalog, sino itong uncircumcised Philistine? Amen. That is mocking the armies of the living God. I will fight him. Kaya nung humarap siya kay Goliath sa Valley of Elah, parang pakiramdam ni Goliath na insulto siya. Kaya sabi ni Goliath, "Am I a dog? Aso ba ako na ilalaban mo at parang ang daladala mo stick pa nga?" Parang sinasabi ni Goliath sa kanya, "Is that all you got? Hey, nation of Israel, is this all you got? Itong binatang 17 years old na may hawak pa ng plastic bag ng cheese bread? Is this all you got?" Ininsulto ni Goliath si David. Pero anong sinabi ni David? Ang sabi ni David kay Goliath, "This day, God will deliver you into my hands." Now notice, ibang-iba yung kinoconfess ni Goliath sa kinoconfess ni David. Because what you confess in the valley is important. Importante yung mga bagay na kinoconfess mo sa valley. Kasi si Goliath, he is talking about how big he is. Pero si David is talking about how big his God is. He is talking about his God, how great he is. Na sabi niya, "My God will deliver you in my hands." Kasi when you talk defeat, you will experience defeat. When you talk sickness, you will experience sickness. And alam ni David John, and instead of confessing defeat, he is confessing victory. So ibig sabihin, when we face the valley experience of our lives, it is very important for us. Lahat tayo, na magkaroon tayo sa ating puso, "God is with me in the mountaintop and in the valley low." Kaya sa verse 4 ng Psalms 23, I love this phrase kasi although ang Psalms 23 ay madalas gamitin sa mga funeral service, lalo yung verse 4, kasi nabanggit yung salitang shadow of death. Nasabi ng verse 4, put it up on the screen, is that, "Yea, though I walk through the valley of the shadow," everybody say valley. Valley. "Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me." Now question, dito sa statement na to, ang sabi, "Even though I walk through the valley," it's not a question of if you will go through it. So hindi sinabing "even and though I walk through the valley." Amen? Kasi lahat tayo dadaan sa valley, lahat tayo dadaan sa shadow of death, pero hindi tayo dapat matakot kasi kasama natin ang ating Panginoon. Napansin niyo ba mga kapatid that valleys are unpredictable? Napansin niyo ba na ang mga valley experience na ating buhay, hindi mo mai-schedule? Hindi mo pwedeng gawa ng appointment? Na siguro sa ngayon, mga magagaan lang kaya kong problema, tapos yung mabibigat sa December na kayo kasi marami kong pera na mas madaling umiti. Amen? Hindi. Ang problema dumarating, ang mga valley experience ng ating buhay will come out of nowhere. Walang tamang panahon para maplatan ka ng gulong. Bigla na lang siyang susulpot. Ang kasakitan hindi magpapaalam sa atin, bigla ka na lang sisipunin. Bigla ka na lang magkakasakit. Akala mo nga normal pa, pero yung pala malala na pala. Because valleys are unpredictable. You don't know kung kailan ito darating. Kaya ang sabi, importante na kahit na dumating ang mga pagsubok na ito, kung dumaan ka man sa mga darkest valley, kasi yung salitang "yedo, I walk through the shadow of death" is actually translated as "when you walk through the darkest valley." Ibig sabihin, dumaan ka man sa pinakamadilim na tagpo ng iyong buhay, you should not be afraid, for God is with you. Na minsan pag tayo ay dumadaan sa dilim, natatakot tayo, nafo-frustrate tayo, nagiging hopeless tayo, pero minsan ang dilim pagpapala ng Panginoon. Naalala nyo nung unang panahon, yung panahon pa ng mga Kodak tsaka Fujifilm, na hindi katulad ngayon pag nagpicture ka, 2 seconds lang, nasa Australia na. Nung unang panahon, pag nagpicture ka, limited lang, 36 shots. Minsan may bonus naman yun, 2. Pero kami noon, pag nagsashot, naalala pa po, ayun yung aminin yung edad ninyo ha. Okay, pagka nagsashot tayo, naalala nyo po ba ng mga panahon na yun? Pag nagsashot tayo, hindi kaagad natin nakikita ang picture.
So para makita mo ang picture, dadalhin mo siya ngayon dun sa Fujifilm o kaya sa Kodak para ipa-develop. Now, many people don't know what happens sa pagde-develop. Alam niyo ginagawa sa pagde-develop? Dinadala yan sa isang lugar kung ang tawag ay dark room. Kung saan dun sa dark room, isa itong kwarto na walang pwedeng liwanag na sumingit kahit konti. Kasi once na lumiwanag at pumasok ang exposure ng ilaw, masisira yung film. So kailangan mong i-keep yung film in the dark for it to be developed. Now you realize that sometimes God will allow you to go through the dark. Kasi inaallow ng Lord na dumaan ka sa dark kasi nasa developing stage ka pa. Na kapag na-expose ka prematurely, masisira ka. Kaya alam ng Panginoon eh, that yet do you walk through the darkest valley of your life, you should not be afraid kahit madilim. After all, you are not buried. You are planted. Ang mga nakalibing walang future, pero ang nakatanim may future. And you have a future in Jesus' name. In Jesus' name. Sa dilim, nakakatakot. Pero alam niyo, ang gusto ko sa mga Kristiyano, we are scared but we are prepared. Scared tayo pero handa na tayo kasi na-profess na ng ating Panginoon sa John chapter 16. Na sabi ng Panginoon, take heart for Jesus have overcome the world. In this world, you will experience many trouble, many trial, many valley, many sickness, many frustrations. But take heart, tibayan mo ang iyong loob for I have overcome the world. Hallelujah, palapakan natin ang ating Panginoon. So God is with us. I don't know if you can relate to me that God is with us na sometimes kahit unprepared and scared, there's grace. There's grace for us to get through. That He is always with us to guide us. He is always with us to help us go through it. Na ikaw man ay nasa valley, watch this. Though I walk through the valley, though I walk. Hindi sinabi though I run. At least though I walk. Hindi sinabi though I stay. Hindi sinabi though I live. Ang sabi though I walk. Why? It's important that you always keep on moving kahit hindi mo ma-predict at hindi mo makita yung light on the other side of the tunnel. Na kahit nasa valley ka, at least you're walking. So continue stepping out of your comfort zone kahit natatakot ka. Kahit pakaramdam mo nasa dark room ka. Keep on walking until you see the light at the end of that tunnel. Because yes, valleys are unpredictable. Na merong uncertainty, pero meron tayong Diyos na laging certain. There is certainty in our faith in Jesus Christ. Meron tayong confidence. Yun nga lang minsan, di ba? Ayaw natin ng valley. Gusto natin ng mountaintop. Naalala nyo nung nakagraduate kayo sa school, yung pakiramdam nyo na yun, nalutang na lutang ka, na kahit pinapakain ka sa Jollibee, hindi mo malasahan yung spaghetti. Because yours... hindi nyo naranasan yun, hindi napakain sa spaghetti kasi ng Jollibee, you know? Okay? Pero naalala nyo, pagka you are on a mountaintop, naalala ko si Peter, mga kapatid, nung ang ating Panginoon ay nag-transfigured. Naalala niyo yun? Na ang ating Panginoong Yesus ay nag-transfigured, nag-transform ang ating Panginoong Yesus na naging maputing-maputi ang ating Panginoong Yesus. And then Moses appeared, Elijah appeared, and then Peter spoke. Ang sabi ni Peter, nung lumabas si Elijah at lumabas si Moses, Lord, ang sabi niya kay Jesus, gagawa ako ng tatlong tent. Isa sa iyo, isa para kay Moses, at isa para kay Elijah. Now, read your Bible again. Merong naka-parenthesis doon. Sinabi yun na ni Peter kasi hindi niya alam ang sasabihin niya. Basahin niyo yung Bible niyo. Nung sinabi ni Peter yun, nagagawa ako ng tent, isa kay Peter, isa kay Elijah, isa kay Moses, isa kay Jesus. Sinabi ni Peter yun kasi hindi niya alam ang kanyang gagawin. Alam niyo, may mga pagkakataon bang ganun na hindi niyo alam ang masasabi niyo and you are saying the stupidest thing ever? Na minsan ko yung, ay, ba't ko nasabi yun? And si Peter had that same experience. And sometimes sinusga natin si Peter, but well, I was reading that the other day, I realized, siguro sobrang overwhelmed lang ni Peter dun sa mountaintop experience. Binuhay mo, nandun si Jesus, nag-transfigure, nandun si Moses, nandun si Elijah, kaya sabi niya, i-preserve natin tong moment na to. Lord, dito na kayo matulog. Sabi siguro ni Elijah, ang ganda-ganda ng langit, papatulogin mo ko sa tent. Pero he was so overwhelmed, he wants to preserve the moment. Because you know what, sometimes kapag nasa mountaintop tayo, gusto natin i-preserve. Ayaw na nating alisan yung mountaintop experience, but mountaintop experience are not permanent. All of us will go through a valley low. Kahit gaano kayo kasaya, posible kayo mag-away. Tama, walang amen?
Kahit gano'ng karami ang pera natin, pwede yung mawala sa isang idlap. How I wish lahat ng parte ng buhay natin, okay. I was reading an article the other day about this kind of bird, ibon, na ang tawag ay albatros. Alam ko yung albatros, ginagamit natin sa CR. Yan, no? Pero meron talagang ibon na ang tawag ay albatros. I have this picture with me. Now, what's interesting about this bird is that upon researching, kaya nilang matulog habang lumilipad. Amazed na amazed naman kayo, yung katabi mo nga, kaya matulog kahit preaching eh. Pero amazing naman talaga. Alam mo tong albatross, they can sleep while flying. But what's interesting about this albatross, kaya nilang, listen, kaya nilang lumipad for years without touching the ground. Interesting, isn't it? Kaya nilang lumipad habang natutulog, na kaya nilang lumipad for many years na hindi sila dumadapo. How I wish ganyan tayo. Yung para lang tayo lagi nasa alapa up for many years, na hindi tayo dumadaan sa mga valley moments ng buhay natin, na hindi tayo nagtatouch ng ground, na hindi tayo nakakaranas ng pagsubok, na hindi tayo nakakaranas ng mga challenges sa ating buhay, pero sino sa inyo ang agree, hindi tayo albatros? Amen? Ang pinakakaya lang natin gawin, pabanguin yung CR. Yun yung kalasing albatros. Amen? But we are not this albatros na kayang lumipad many, many years. How we wish we can stay on mountaintops forever, but valleys are important and necessary. Kasi ang tunay na buhay nasa valley. It is unpredictable, but it's necessary. In fact, valleys are also inevitable. Ang valley hindi mo maiiwasan. It is part of your life. Valleys are inevitable. Everybody say inevitable. Now, how I wish I could preach to you today how to have a valley-free life. Wow. That's a good message. In fact, that's a good book. Kung magkakaroon ka ng libro, How to Have a Valley-Free Life. 7 steps para hindi magkaroon ng problema. Tingin, bibili ba kayo nun? Kung meron? Bibili tayo lahat nun. Pero walang ganong libro. Kasi walang ganong sitwasyon sa ating buhay. Valleys are inevitable. Hindi mo maiiwasan ang mga valley. Kasi ang sabi, even when I walk, hindi sinabing even if. So ibig sabihin, kung even when, it's just a matter of time, you will experience those troubles. At kahit gano'n tayo kasaya ngayon, I don't want to burst your bubble. Alam ko masaya ka ngayon kasi bago lang kayo ng jowa mo. But I don't want to burst your bubble. But you will go through valley seasons of your life. Kahit gano'n karami ang pera natin, kahit gano'n ka-stable ang trabaho natin, all of us will go through the valley. In fact, let me say this to you. Kahit gano'n ka ka-righteous at kalapit sa Panginoon, you will go through a valley. Psalms 34 verse 19. The righteous person faces many troubles. Listen, righteous na ha. Nakakaranas pa ng trouble. But, ang kagandahan ng may Diyos ka, the Lord rescues you each time. And yes, there will be difficulties. And yes, there will be disappointments. And yes, there will be discouragement, lack, suffering, sorrow, sickness. But these are normal part of our lives. Totoo ito, hindi natin madideny, hindi natin maiiwasan. Pero we have to be reminded also that God is always with us. Ano, ako po, kami ni Jenny, ay magse-celebrate ng 10 years ng pagpapastor namin dito sa church on October. Palapakan natin ang Panginoon. 10 taon na tayo magkakasama. Parang hindi kayo masaya. Parang ano yun, tapusin na natin to. Sabagay, 10 years naman na, pastor, stop na yan. Diba? 10 years of God's faithfulness. And I've realized that I preach at least 500 times in this church. At least 500 message rather. Kasi dahil multiple service tayo, that could rise to at least 2,000 preachings. And you always hear my story. All the valleys that we face. Marami kaming valley na pinagdaanan. And in case hindi nyo po narinig, marami po sa YouTube, panoorin nyo na lang po lahat. Hindi ko kayang i-recite lahat eh. But kami ni Jenny, we've been through valleys as well. Valley ng sickness. Many of you knew already that I've gone through a valley of depression. Valley of relationship tensions, financial difficulties. But we thank the Lord that even though we walk through the valley of the shadow of death, hanggang ngayon hindi kami natatakot kasi alam namin kasama namin ang ating Panginoon. Now listen. Ano po ang pinangahawakan natin? Ang pinangahawakan natin yung salitang when you go through the valley. Hindi naman sinabi ng Bible when you go in the valley lang eh.
Hindi ka dadalin lang ng Lord sa valley, tapos hindi ka na niya papalabasin. Ang sabi ng Panginoon, papadaanin ka niya, pero makakalagpas ka. In fact, minsan, kapag meron tayo mga valley experience, napansin niyo ba, minsan ang interpretation natin, spiritual attack lagi. Nagkasakit ako, spiritual attack to. Na-late na naman ako sa church, hinadlangan na naman ako ng jablo ngayon. Spiritual attack na naman to. Pero hindi lahat ng mga valley experience natin is spiritual attack. Hindi lahat ng valley experience ay bunga ng evil spirit. Sometimes it is the Holy Spirit that is leading you to the valley of the shadow of death for you to realize that when you are afraid, you should not, kasi kasama mo ang ating Panginoon, that you must have that faith to trust in God no matter what. To trust the Lord with all your heart. To put your confidence in Him. Come on, somebody. Naalala niyo si Jesus? Si Jesus na to, ha? After ng mountaintop experience dun sa Jordan River when He was baptized. That Jesus was baptized in the Jordan River, pag-aho ng ating Panginoong Jesus, ang sabi ng scripture, the Father spoke, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear Him." So si Jesus nakakuha kagad siya ng affirmation mula sa Ama, "I am the beloved Son." And then after that affirmation, the Bible says that the Holy Spirit led Him in the wilderness to be tempted. That's interesting. Hindi evil spirit ang nagdala kay Jesus. It is the Holy Spirit Himself that brought Him to that temptation to test Jesus. So yung mga testing ng ating buhay, hindi siya laging kasalanan ng Diablo. Alam niyo yung Diablo gusto na maging born again eh. Sabi, ako na naman nasisi dito mga to. Atake ko doon. Nananayimik ako dito. Ako na naman daw. Pati tuloy si Satan. Gusto naman. Sige na nga. Sa inyo na nga lang din ako para hindi nyo na ako mapagbintangan. Pero sometimes God will allow you to go through that kasi hindi natin siya maiiwasan. Sometimes God has the power. I should not say sometimes. God has the power to stop the storm. He is. He's so powerful. Kaya niyang pahintuin ang bagyo, but sometimes God will choose not to. And He will allow you to go through the storm for you to realize who really our God is. Amen? So valleys are inevitable. And number three, valleys are temporary. That's what I love about the valleys. Ikaw man ay dumadaan sa mga valleys, sa mga trials, sa mga challenges ng iyong buhay, praise the Lord, temporary lang ito. You don't have to stay. You don't have to live in it. Valley is not your dwelling place. Valleys are not your destination. Valleys are your promotion. God is using the valleys to promote you, from bringing you from one place to the other, from this to that, from this sickness to that healing, from this lack to that provision, from this trials to that triumph. God has the power to bring you through it. No, amen. Amen. It is not your final destination. It's not a dead end. Actually, geographically speaking, when you are actually in the valley, you are in between two mountains. Di ba? Sa geography, tinuturo sa atin yan. Pag nasa lambak ka, pag nasa patag ka, nasa pagitan ka ng dalawang bundok, malamang kakababa mo lang nung isang bundok at paakyat ka ngayon sa another na bundok. Sometimes, hindi mo lang ma-realize, akala mo nasa middle ka ng problema, pero actually, nasa middle ka ng dalawang milagro. That yes, I am going through a difficult moment, but this is just temporary. Naalala niyo po ang ating Panginoong Yesus. Amen. Na ang sabi ng scripture, gumawa ang ating Panginoong Yesus ng matinding milagro. Amen. Nung pinalayas niya yung demonya na merong 6,000 demons. And then after that, pinakain ni Jesus Christ yung 15,000 people. Ang daming milagro ng ating Panginoong Yesus. And after that miracle, the Bible says that God commanded the disciples to go through the other side. Pero habang sila'y nasa gitna ng Sea of Galilee, dumaan sila ng matinding bagyo. Now question, hindi nila ginusto na nandun sila. Sinunod lang nila yung utos ni Jesus na pumunta sila sa kabilang side. And sometimes nagtataka tayo, bakit tayo dumadaan sa pagsubok, sumusunod lang naman tayo. But you are exactly where you needed to be. Kasi gusto ng Diyos na i-test ang faith natin. And that's exactly what happened. Ang sabi ng scripture, nung pinakain ng Lord ang 15,000 people, 12 baskets ang sobra doon sa pagpapakain. 15,000 people gamit lang ang 5 gardenia at 2 ligo sardines. Pero sumobra pa ng 12 basket ng tinapay.
Hallelujah. Nasabi ng scripture, tumawid sila dun sa Sea of Galilee. Papunta sila sa another miracle. So they are not in the middle of the storm. They are actually in the middle of two miracles. And every time you face a struggle, always remember, always remind yourself, I'm not in the middle of the problem. I'm in the middle of two miracles. Because I've gone through depression, and now I'm struggling. I've gone through it. Napagtagumpayan ko. Dumaan man ako sa financial difficulty ngayon. Alam ko that the best is yet to come. That God will never leave me. That these valleys are temporary. It is not permanent. This is not where I live. Amen? So every time makakaranas tayo ng valley, every time nahaharap tayo sa valley, amoy-amoyin niya na, I smell blessing. I smell the mountaintop experience. I smell the trees. I smell the fruit. Kailangan lang talasa natin ang ating mga senses kasi hindi kayo iiwanan ng ating Panginoon sa gitna ng valley na yan. Kung hindi kayo hinto, if you will keep on walking, you will experience that breakthrough. You will experience that victory. Huwag mo lang i-interpret as a spiritual attack. It may look like a permanent thing in your life, but it is not permanent. God is with you. Through the valley, through the storm. Sabi mo sa katabi mo, God is with you. Kasama natin ang ating Panginoon. He will use the valley experience. In fact, there is a verse in Hosea na ang sabi ng scripture that the valley of weeping is a gateway of hope. That sometimes we are going through a valley, but that valley is actually a gateway. It may look dark, but if you will keep on walking, you will see the light on the other side of the tunnel. It's hard. It's difficult. Naalala ko kami ni Jenny. Nakwento ko na to many times. Nung nasa Sagada kami, matagal na panahon na, wala na akong planong bumalik, actually. Amen? Nag-spelunking kami, caving, supposedly, 30 minutes lang dapat yung pinipili naming route, ang binigay sa amin yung 3 hours. Nagkamali kasi sila. So obviously, pang-advance yun, first time ko pa, yung ganyan, dumaan kami 3 oras na puro dilim. Kami lang ni Jenny tsaka yung guide. Hindi ko halos siya mabuhat, di niya rin ako mabuhat. Pag nandun ka sa ilalim, parang walang katapusan. Pag nandun ka sa dilim, parang walang future. Parang pakiramdam mo, hindi ka umuusad. Parang napanggalingan na namin to. Parang dumaan na kami rito. But if you will keep on walking, naalala ko, after 3 hours, nung nakita ko yung katiting na liwanag doon sa gitna ng kadiliman, parang bumalik lahat ng aking pag-asa. Hindi pala sayang lahat ng aming nilakad. Hindi pala sayang lahat ng aming pananampalataya. Hindi pala sayang lahat ng aming pananalangin. So keep on praying lang. Manalangin ka lang na manalangin kasi hindi pa tapos ang Panginoon sa iyong buhay. Kapag sinabi ng Lord na lubog ka lang katulad ni Naaman. Si Naaman may ketong. Lubog lang siya ng lubog. Kahit na marumi yung Jordan River. He trusts the process. And after 7 times na sabi ng scripture, ni-restore ng Panginoon ang kanyang balat. Katulad ng mga Israelites, kahit hindi nila nakikita na may changes dun sa Jericho, kahit pakiramdam nila hindi bumabagsak ang mga hollow blocks ng Jericho wall, they keep on circling the Jericho. Paulit-ulit, pero sumusunod lang sila sa Panginoon. Kasi alam nila, may Diyos na nakikinig at nakakita sa kanilang sitwasyon. And finally, after 7 days, when they shouted, God will deliver Jericho into your hands, the Bible says that the Jericho came tumbling down. Bumagsak ang Jericho. Hallelujah. Praise the Lord. It's not temporary. It's not permanent rather. It's just temporary. Because God is with you. Anya, salamat sa Panginoon sa mga valley experience ng ating buhay. We can sense His power. We can sense His greatness. But what I love about the valley experience is you can sense His presence. Kasi sa mountaintop may pleasure, pero sa valley low may intimacy. He is developing your relationship with Jesus. Kaya ikaw, kapatid, ay nasa valley experience ngayon, pagkakataon mo na ito para lalong i-develop ang iyong pananampalataya at relationship sa ating Panginoon. After all, matagal mo rin naman siya nakalimutan. After all, matagal mo siyang hindi napahalagahan. Ang Diyos naman natin, hindi apathetic. Hindi naman niya sinasabi, sige, pagdaanan niya yan, nasa yan yung tignan, nahihirapan kayo. Hindi ganyan ang ating Panginoon. He is with you every step of the way. He is looking out for you. He's actually leading you through it. Nililid ka ng Panginoon, ginaguide ka ng Panginoon palabas. Hindi para magstay. If you keep on walking and keep holding on to your faith,
and you will not stop. That's the challenge. Don't stop. Let me repeat. That's the challenge. Do not stop. Sabihin sa katabi mo, do not stop. Yun ang challenge natin. Huwag kang hihinto. If you will not stop and you will keep on walking, you will see the light at the end, at the other side of the tunnel. Kasi kahit anino, iiwan ka sa dilim. Pero ang Diyos, hindi kanya iiwan kahit madilim. Hallelujah. Kaya nga sabi ng scripture, blessed are those whose strength is in you. Ang lakas naman natin, after all, galing sa Panginoon eh. Hindi naman dahil sa ating edukasyon, dahil sa ating experience, dahil sa ating mga sa lakas ng ating emosyon. No. Blessed are those whose strength. Pinagpala ang lahat ng tao na humuhugot ng lakas sa ating Panginoon. After all, when we look to Jesus, the author and the finisher of our faith, nakikita natin yung daan. He is leading us through it. Ginagabayan tayo ng Panginoon papunta dun sa daan na yun. God is not just a God who will make a way for you. He is a God who knows the way. If you will hold on to your faith, if you will keep on reading His Word and trusting His Word, I believe ilalabas tayo ng Panginoon sa mga pagsubok na ito. Huwag lang tayong matakot. Huwag lang tayong mangamba. God is the God of the mountaintops and the valley low. Sa mga panahong meron kang testimony, He's your God. Sa mga panahong wala kang pananampalatay at parang nauubusan ka na ng pag-asa, He is your God. Ang takot, it will make you hesitant. Ang takot, it will make you insecure and full of doubts. At ginagamit ni Satan ang takot to keep you from moving out of your comfort zone. Pero huwag kang magpadayi sa takot. God is near, so you don't have to fear. He is with you. Everybody say, He is with you. What if, gusto lang talagang baguhin ng Lord ang puso natin while we are in the valley? Because sometimes excited tayo sa change of life. Pero ang gusto ng Lord muna, change of heart. Kasi a changed heart will always produce a changed lives. And He is allowing you to go through the valleys experience of your life because He wants to change the direction of your life. Hindi porkat kontra ang sitwasyon sa atin, kontra ang Panginoon sa atin. Hindi porkat ang wind is against you, God is against you. No, God is with you. In the valley, in the storm, in the darkest day, He is with you. And I want to close with this, mga kapatid. This is a story of Ahab and Ben-Hadad. Many of you are not familiar with this story, but let me lay down a groundwork here so that we can close, fasten your seatbelt. Ang mga Israelites ay nasa harapan na naman ng isang matinding laban katulad ng hinarap nila kay Jehoshaphat. They were outnumbered yet again. Lugi na naman sila sapagkat yung kalaban nilang mga taga-Syria, multitude ang kanilang soldier, pero ang mga Israelites, 7,000 lang. Sa pamamahala ni King Ahab ng Israel, tumupi agad si Ahab kasi nung trineten siya ni Ben-Hadad, yung King of Syria, ang sabi ng King of Syria, lahat ng inyong asawa, lahat ng inyong daughter, lahat ng inyong silver, lahat ng inyong gold, amin ng lahat yan. Si King Ahab, although wicked king, siya ang King of Israel by this point. At dahil sa takot ni King Ahab, dahil alam niyang outnumbered sila, kasi nga wala naman siyang masyadong pagtitiwala sa Panginoon, tumupi siya dito kay Ben-Hadad. At sabi niya kay Ben-Hadad, okay, sige, sa inyo na kami. Hindi man lang siya lumaban. Ginibap niya basta-basta yung nation of Israel. And then, God spoke to them. Kasi itong si Ben-Hadad, nung nalaman niyang ang bilis pala tumupi nito mga taong ito, nag-demand pa siya ng mas marami. At sabi niya, pati mga bahay ng inyo mga pamilya, papasukin namin at lahat ng pwede namin makuha diyan, kukuhanin namin. Medyo napiko na si King Ahab, parang sabi niya, sobra na to. Ah. Binibigay na nga namin yung silver and gold, pati nga mga asawa namin, anak namin, ibibigay na namin. Pati ba naman lahat ng mga property namin sa loob ng bahay, gusto pang nakawin, kasi ganyan si Satan eh. Pag tumupi ka, mas lalo ka pa niya nanakawan. So in other words, sapikin si King Ahab, it is an obvious win for Syria. Defeat is inevitable. Siguradong talo ang mga Israelites. But since God is the God of Israel, something supernatural happened. To cut the long story short, nung lumaban sila, kahit na 7,000 lang sila, na-defeat nila ang Syria, ang Aram. To the point na nung na-defeat nila ang Syria, ang sabi sa 1 Kings chapter 20, ang sabi mismo ni Ben-Hadad ng King of Syria, watch this. Meanwhile,
the servants of the king of Aram said to him, their God is a God of the mountains. That's why they were stronger than us. But let's fight against them in the valley. Then surely we'll be stronger than them. Ang sabi ni King of Syria, kaya lang naman sila nanalo kasi yung Diyos nila is the God of the mountains. Kaya siguro tayo natalo kasi mali yung ating geographical strategy. Balikan natin sila. So ginawa ng King of Syria, they are planning to attack again on the spring. But this time, sabi nila, doon natin sila labanan sa valley. Kasi minsan si Satan, hirap tayong labanan kapag nasa mountaintop, kapag nasa church, kapag Sunday, kapag galing ka sa promotion, kapag kaka-receive mo lang ng blessing. Kaya sabi siguro ni Satan sa atin, yung mga Kristiyano, ang hirap talunin pag masaya sila, no? Pag nakakuha sila ng blessing, parang hindi sila matatalo kasi yung Diyos nila is a God of blessing. Try nating atakihin sila pag nandun sila sa valley experience. Kapag nandun sila sa kanilang mga challenges. Kapag nawalan sila ng mahal sa buhay. Kapag walang laman yung bank account nila. Kapag na-demote sila imbis na na-promote sila. Tignan natin kung may lakas pa't pananampalataya ang mga taong ito. So ibig sabihin, ang King of Syria ay nagpaplano ng second attack. And they plan to attack again. But watch this mga kapatid. Nung narinig ito ng ating Panginoon, sumagot ang Diyos. Ano ang sagot ng Diyos? 1 Kings chapter 20, verse 28. A man of God came and spoke to the king of Israel. Thus says the Lord, because the Syrians have said, the Lord is the God of the hills and the mountain is not the God of the valleys. Ah, yun ba ang sinabi ng Syria? Na ako ay Diyos lang ng mountaintop at hindi ako Diyos ng valley low? Ano ang sabi niya? I will deliver all this great multitude into your hand. And you will know that I am your God. Ano ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus? Huwag na huwag mong mamaliitin ang ating Panginoon na ang Diyos natin ay kaya lang magpalat, hindi kanya kayang samahan sa mga valley experience of your life. Do not allow the enemy to keep lying to you na mag-isa ka lang. Do not allow the enemy to keep on intimidating you. Hindi ko sinasabing walang giant. Pero ang sinasabi ko lang that even your biggest giant ay kayang talunin ng ating Panginoong Jesus. That God can transition you from valley to victory because God is with you. From valley of trouble to the valley of hope. That God is a God of your peak, but God is a God of your weak. That God is a God of your mountaintop experience, and God is a God of your mountain low experience. That God is your God not just when you are healed. He is also your God when you are sick. He is a God when you are on the wow days, and He is your God when you are on the wow ow days. He is your God on good times. He is your God on the bad times. God is with you all along. I want to encourage every one of us. Let us praise God in the valley, in the midst of our sickness. Worship the Lord. In the midst of your pain, praise Jesus. In the midst of that disappointment, purihin mo ang Panginoon. Do not complain. Praise. Do not complain. Worship. Stop saying and see, saying what you are seeing. Say it by faith. God is with me. God is with me. God is with me. God is with me. Taguan mo man ang ating Panginoon. Magaling ang Diyos sa hide and seek. He will always find a way to see you. Bitawan mo man ang Diyos. Hindi ka bibitawan ng ating Panginoon. He is always with you. Through the mountaintop, and even through the valley low. Your God is not just a God of the mountains. He is the God of the valley. He never lost a battle. He won the victory for each and every one of you. I don't know who is this for, but God wants to encourage you today. Do not give up. Do not surrender. Just keep on walking. Alam ko mahirap, alam ko madilim, pero keep on walking. God is with you. Hindi pinangako ng Panginoon na walang laban. Hindi pinangako ng Panginoon na walang pagsubok. Hindi pinangako ng Panginoon na walang challenges. Ang ipinangako niya, kasama mo siya sa challenges. Kasama mo siya sa difficulty. Kasama mo siya sa mga problems and storms ng iyong buhay. He is with you. Through the storm, He is Lord. Rest in Him. Magpahinga ka sa harapan ng ating Panginoon. Every head bow, every eye close. Even those who are joining us online. Just come to the Lord right now and reassure yourself He is with you in the valley and in the storm. God is bigger than your biggest Goliath and higher than your highest Jericho wall.
He is your God when you are defeated, discouraged, frustrated, and disappointed. Alam ko maaaring may mga pagkakataon na masyadong maliit ang tingin natin sa ating Panginoon. But even when the oceans rise and the thunders roar, God will be with us above this storm. Come to the Lord right now. Come to Him. Hallelujah. Be with Him. Remind yourself of how great our God is today. He is God, and He is God alone. Come to Him right now. And say, God, here I am. I'm weak. I'm in trouble. And I need your help. Help me get through this, God. Stir up my faith to believe and to rest in you. The Bible says, when Jehoshaphat faced these three innumerable armies, nasabi ng Panginoon sa kanila, be still and watch how God will deliver you. Roel, be still. Randy, be still. Michelle, be still. Gurley, be still. Alan, be still. And know that He is your God. He is your God. He is your Savior. He is your Lord. He is your Savior. Praise Jesus. When the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you. Father, you are King. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise, when the oceans rise, we will soar with you, and I will soar with you above the storm. And Father, you are King over the flood. Now we'll be still. Everybody stand to your feet right now. Raise your hands. Claim it right now. When the oceans rise, when the oceans rise and thunders roar, let's soar, Lord. I will soar with you above the storm. And Father, you are King over. I will be still, Lord, and I will be still, Lord, you are God. One last time, when the ocean. I will be still, and I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. I will be still, Lord. I will be still, Lord. Lord, we want to shout a voice of triumph. The voice of praise. We praise you in the valley, Lord. We praise you even in our sickness, in our pain, in our troubles, Lord. We praise you, Jesus. Praise you, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. Just your voices when the oceans rise. When the
I will be still, and I will be still. One last time, I will be still, and I will be still, and know you, our God. Give him some praise, church. Hallelujah. Right now, praise the Lord. Praise him, praise him, praise him. Hallelujah. We honor you, God, and we thank you for everything that you have taught us today. Salamat sa pagpapaalala mo sa amin that you are a God of the valley. And I don't know, Panginoon, kung ilan po sa aking mga kapatid ang dumadaan sa mga rejection and disappointment and valley lows ng kanilang buhay. They feel miserable, they feel terrible. Pakiramdam nila neglected sila at abandoned sila, Panginoon. But thank you for assuring us today you are with us even in this difficult season of our lives. And we praise you for that. Salamat ng maraming marami, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginawa mo pa sa aming buhay. And we are grateful, God, for I believe that this reminder, O God, will serve as a testament and a reminder sa amin every single day. You are with us. God is with us. Emmanuel, God is with us. We honor you, God. In Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen. Amen. Hello, Global Family. You made it this far. Once again, marami pong salamat for tuning in. And I pray na yung salita pong ating napakinggan ay makapagbigay po ng conviction at malalim na revelation sa inyong puso upang mai-apply po natin sa ating buhay so that transformation will happen in our life. If this ministry have been a blessing into your life, I want to encourage you to share this video to some people that you know na maaaring nangangailangan din katulad mo ng mensaheng ito. In fact, I want to take it a little bit further, mga kapatid, and invite you to partner with us. If this video, if this ministry have been a blessing to you, I know in the future, it will be a blessing to somebody else as well. That's why if you want to partner with us financially, para maipagpatuloy po natin ang ginagawa ng Panginoon through Gia Kamanava, aba, inihikayat ko po kayo to partner with us. Pumunta lang po kayo sa aming website, gia7b.com/give. At lahat po ng mga ways that you can support, ways that you could give para po sa ministering ito ay makikita po ninyo doon. You can give through GCash, debit card, credit card, bank remittances, at maging mga bank transfer. So, ano pang inaantay ninyo? Support the ministry, mga kapatid, para mas marami pa tayong maabot at mapuno po talaga natin ang langit. In fact, I want to take this opportunity as well. If you have been watching the video for quite some time, wala po kayong church na kinakabilangan and you want to deepen your relationship with the Lord, I want to encourage you to join our link up groups. Ginagawa po namin yan in person or online. If this is impossible para po sa inyo na makapunta dito sa amin physically or in person, we have an online link up group na ginagawa po namin sa iba't ibang dako ng mundo. If you want to be part of the link up groups, ito po ay small groups na aming ginagawa kung saan ang bawat isa sa atin ay nagpapalakasan para ihatid tayo sa spiritual growth. Kung nais po ninyong makasama rito, all you have to do is go to our website, gscmnb.com/linkup. Ilagay nyo lang po kung saang location kayo naroroon. And I'm sure na meron po mga linkup groups na nababagay po at suwak po sa time zone ninyo kung nasaan man po kayo naroroon. Once again, marami pong salamat for reaching this far at naabot nyo po ang part ng video na ito. And I hope sa mga susunod pang video, mapagpala pa tayo ng lubos ng ating Panginoon. Keep spreading the word of God. Punuin natin ang langit. And let us fight for our family.